Narito ang mga bumibidang mga eksklusibong balita sa DZRH Network News. Bagahin ng pasahero ng Clark Airport kagabi pa trending matapos nakawan at sirain. Balitang pumasok kaninang alas 5 ng umaga, Budget Secretary Benjamin Jokno idineklarang teacher's enemy number 1. Malaking balita kaninang alas 5.30 ng umaga, maraming lugar sa Camarines Sur binaha sa magdamag na malakas ng ulan. Alas 6.30, malaking balita sa DZRH, ilang kumpanya ng petrolyo binabantayan sa paglabag sa bagong excise tax. Pumasok na balita kaninang alas 7 ng umaga, dating Presidente Noynoy Aquino babasahan ngayon ng demanda sa pagkamatay ng Sub-44. Mainit na balita kaninang alas 8.20 ng umaga, taas presyo sa bilihin dahil sa train. Ramdam na ng mga mamimili. Showbiz! Post ni Johnny Santa Maria noong Webes sa kanyang Instagram account. Viral ngayon sa internet. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman. Mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. Magandang araw, Pilipinas, at saan mang panig ng mundo, narito ang mga malalaking balitang nakalap round the clock sa loob at labas ng bansa. Narito ang DZRH Network News. Narito ang detalye ng mga balita. DZRH Network News Top Story. Ito po, may kakilala ka bang OFW na may balak umuwi ng Pilipinas? Pwes kung oo, itagmo na sa viral video na ito para maging aware sila sa sinapit ng isang lalaking OFW na nag-claim ng kanyang mga luggage bags. Kaso, dinatnan niya itong sira-sira na ang mga zipper at kulang-kulang ang laman. Kung ano nangyari sa nasabing viral video, alamin natin sa trending. Trending ngayon sa social media ang Facebook live post ng isang lalaki kung saan sinasabi nitong nanakaw lahat ng kanyang mga padalang mamahaling gamit sa kanyang mga luggage bag sa Clark Airport sa Pampanga. Kinilala ang lalaki na si Joven Ross na isang OFW kung saan napag-alamang pasalubong niya sana mga nawalang gamit para sa kanyang mga kamag-anak. Dumating daw sila ng December 23, 2017 dito sa Pilipinas at ang mga bagahe naman ay na-i-transport sa ating bansa noong December 24. Reklamo niya, January 10 na daw sila pinapunta ng Clark para kunin ang mga kanilang bagahe na bukas na at wala ng laman. Ipinakita pa nito sa kanyang video ang mga wasak na zipper ng kanyang dalawang malalaking bagahe at isang box na bukas na pagdating nila. Ayon kay Ross, hindi nila alam kung babayaran ba sila ng Clark sa kanilang mga kagamitang nawala at sana man lang daw ay kahit mabayaran ng kanilang transportation fee. Ito naman ang mensahe ni Ross para sa mga OFW na bibiyahe pabalik sa ating bansa. Okay, so sa mga OFW na pabiyahe, wag na lang kayong wag niyo na lang lagyan yung luggage niyo. Wag na kayong bumiyahe na may luggage kasi mananakaw din naman. Mag hand carry na lang kayo. Kasi kami sinulit namin yung weight ng luggage, pinuno namin tapos pagdating dito, dalawa na lang. Hafta lang ng luggage yung natira. Nawala yung mga importante, yung mga mamahalin. Umabot na sa 3 million views at 97,700 naman ang shares ng video na ito kung saan makikita sa comment section ang pambabati ko sa mga netizens sa Clark International Airport. Sa ngayon ay wala pa rin update sa nasabing issue, ngunit bukas ang aming panig sa Clark International Airport. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, nagdilingkod sa pagbabalita. Ito po, malaking balitang pumasok sa DZRH. Kanina po itong alas 5 ng umaga. Nako ito ha, matapos maagang barilin ng Department of Budget Management ang planong umento sa sahod sana sa mga guro.
itinuturing naman ngayong teacher's enemy number one, si Budget Secretary Benjamin Jokno, kung ano ang banat ng grupo ng mga guro kay Jokno. Alamin natin sa report ni Sheila Idubas. Inupaka ng mga public school teacher ang pahayag ni Budget Secretary Benjamin Jokno na hindi priority ng gobyerno ang aumento sa sweldo ng mga guro. Dahil sa anilay insensitive na pahayag ni Jokno, handang magkasa ang Alliance of Concerned Teachers ng mga protesta laban sa pinuno ng DBM. Idiniklara ni ACT Partidist Representative Franz Castro na itinuturing na ng mga guro si Jokno na teacher's enemy number one. Nauna rito, sinabi ni Pangulong Duterte na gusto niyang doblehin ang sahod ng mga guro gaya ng ginawa ng Malacanang sa mga uniformed personnel. Pero agad itong binaril ni Secretary Jokno sa sinabing hindi ito priority ng DBM dahil sa laki ng pondong kakailanganin. Idiniin ni Martinez na kulang ang dobling sweldo kapalit ng malasakit at pagtsatsaga ng maraming teacher para sa edukasyon ng mga kabataan. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Ito po, balitang tinalakay kaninang alas 5.30 ng umaga. Mistulang sapa po ngayon ang ilang kalsada sa Camarines Sur matapos magdamag na malakas na ulan. Kung gaano kataas ang baha sa lalawigan at kung ano mga lugar na matinding binaha. Alamin po natin sa report ni Mavel Arive. Binaha ang maraming lugar sa magdamag na malakas na pag-ulan sa Camarines Sur. Hanggang bewang ang baha sa bayan ng Magaraw at Bombon at apektado rin ang Naga City at marami pang lugar sa halos walang tigil na pag-ulan mula pa kagabi. May mga nag-evacuate na sa mas ligtas na lugar at sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas. Wala namang bagyo na nagpaulan ng malakas sa Camarines Sur pero ayon sa PAGASA ay dulot ito ng localized thunderstorm. Para sa DZRH Network News, Mavel Arive, naglilingkod sa pagbabalik. Samantala ito, tinalakay naman ito sa DZRH kaninang alas 6.30 ng umaga. Isa sa mga matinding pinangangambahan ngayong ipinatutupad na train law ay ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya nga ganun na lang ang pagbabantay ng pamahalaan sa mga kumpanya ng langis na lalabag sa bagong excise tax. Kung ano ang mga monitoring na isinagawa ng pamahalaan, alamin natin sa report ni Reggie Espiritu. Pinabantayan ng Department of Energy ang ilang kumpanya ng langis sa posibleng paglabag sa bagong batas sa excise tax. Yan ang napag-alaman kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella bagamat generally anya sumunod ang mga oil company sa bagong train law. Sinabi ni Fuentebella na gusto nilang makita ang inventory records ng mga kumpanya para malaman kung may nagtaas ng hindi pa napapanahon dahil sa bagong excise tax. Pwede lang ipataw ng mga oil company sa kanilang produkto ang bagong excise tax kung bagong inventaryo na ang kanilang ipinamamahagi at ibinibenta sa mga outlet. Ayon kay Fuentebella, gustong makita at masuri ng DOE ang papeles ng ilang oil company para malaman kung dapat silang imbestigahan. Kung may violation, number one, meron tayong pwedeng ipataw na administratibong proseso na sinasara yung tindahan because there will be a cancellation of the certificate of compliance. Pero meron din tayong special law na tinitingnan yung oil deregulation law, yung unreasonable price increase, plus a violation of the revised penal code. Marami ng gasolinahan sa Metro Manila may mga paskil na compliant na sila sa bagong excise tax. Ibig sabihin, may patong ng presyo ang kanilang mga produktong petrolyo base sa batas na train. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, balikan muna natin yung baha sa Camsur. Alamin muna natin kung ano nga ba ang lagay ng mga kalsada sa Camsur. Mataas pa rin ba ang baha o humupa na kahit papaano? Alamin natin yan, makakasama natin ng live sa linya ng telepono si Ruel Saldico. Ruel, ano na latest? Itinibigla na mga ang walang tigil na pag-ulan ang dulot ng malawakang pagbaha
kailang barangay sa Tatong Malawigan. Naalos natin ngayon 5 oras at walang tigil na pag-ulan. Alas 5 ng umaga nang papalabas ng walang pasok sa lahat ng lugar ng Niagara City ayon sa katotohanan ni Niagara City Mayor John Bonger. At alas 6 naman ng umaga kanina, sinundan naman ng pag-anunsyo ni Kamarinsel Governor Luis Villaforte na walang pasok at wala rin pasok sa opisina ngayon ng gobyerno. Ayon kay Niagara City Mayor John Bonger, prioridad nila na imbigas ang mga residente ng barangay Calawag dahil sa malapit itong palampas ng tao ang tubig pa kung saan napiksaan na rin ang bahaan ng barangay San Felipe, Triangulo, Condition Pequeña, Bagong Bayan Norte at Barangay Tabuco. Ay naman kay Kamarinesa Governor Luis Villaforte, meron na silang naitalang landslide sa bayan ng presentasyon Kamarinesa. Kung saan hindi na pasabol ang mga sakyan na sa bagay ng presentasyon Tucaramon. Nakaranas din ng pagbaha ang mga bayan ng Magaraw, Calabanga, Canaman, Lagunoy, Presentasyon, San Jose at Milaol sa nasabing nalawigan. Ipinagutos naman ni Major General Jesus Mananquil Jr. ang komanda ng 9th ID ng Pilipinas Army sa mga sundalo na itutukan ang mga residente na kailangan ilikas. Isang miss naman ang Sitio Tabot, Burabod, Lagunoy ang nanawagan kanina ng rescues na ilikas sila kasama ang 5 mga bata dahil sa lampas tao na ang tubig bomb. Minimonitor ngayon ng disaster ang Naga River dahil sa malapit ng umapaw, bunso na walang tigil na pagulan. Pinagingat naman ng publiko dahil ng mga painapang lugar ng landslide area dahil sa posibleng hanggang bukas pa maranasan na ang pagulan. Sa mga isang oras na ngayon ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Yan ang report. Ruel? Yes. Oo, narinig mo ba ako? Malinaw naman. Okay, Ruel, alam ba ng mga kababayan natin dyan kung saan pupunta yung mga evacuation centers? Kung sakasakali. Yung mga designated area na evacuation center ang pinalabas at Kamarines Sur, lalo na yung Dagal City, yung Barangay Hall, at yung GSCM Robredo Coliseum. May mga area na agad silang iligas. Kanina nga, ay may mga bangga nang binalabas ang disaster para lang makatawid ang mga residente. Oo, paano malalaman ng mga kababayan natin yun, yung mga designated evacuation centers sa Ruel? Sila ay magkipag-ugnayan lang sa kanilang mga barangay council, barangay kagawad, at ng kanilang barangay captain para sila ay agad na dalhin kung saan sila pwedeng iligas, lalo na at sila ay magtungo agad sa barangay hall. Oo. Okay, hindi ko masyadong narinig yung first part ng report mo. May mga forced evacuations na ba, Aruel? Mayroon nang ipinalabas ang provincial government ng mandatory evacuation sa mga residente na apektado ng tubig ba. Dahil nga ang apektado ng tubig ba dito, yun lang naman na bahagi ng Naga City, yung 5th district, yung Partido area, lalo na yung 2nd district ng Camarines Sur. Dahil nga sa yung part ng doon naman sa Rinconada, sa papuntang Albay, ay hindi ito apektado ang tubig ba. Oh, kasi sinabi mo kanina, base doon sa magiging weather report, hanggang bukas yung ulan, I'm just wondering, may mga kababayan tayong matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa force evacuation? Ito ang ginagawa ngayon, kasama ng Pilipinas PNP, sila ay bibit-bitin, ayaw at sa gusto nila na sumam din. Okay, Ruel, maraming salamat sa report. Mula dito sa Bicol, para sa DZRH News Network Center, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live mula sa Bicol, si Ruel Saldico. Maraming salamat, Ruel. Ito naman po, malaking balitang pumasok kaninang alas 7 po ito ng umaga. Nakatakda ng basahan ng demanda si dating Pangulong Ninoy Aquino kaugnay sa pagkamatay ng 44 na staff troopers sa Mamasapanong Maguindanao. Kung bakit naging questionable ang aksyon ng dating Pangulo sa sumablay na operasyon ng Philippine National Police o PNP. Alamin natin yan sa report ni Sheila Idubas. Babasahan ngayong araw ng kaso si dating Pangulong Benigno Aquino III sa Sandigan Bayan sa pagkamatay ng SAF 44. Nag-ugat ang kaso laban sa dating Pangulo base sa investigasyon ng Office of the Ombudsman na may pananagutan siya sa trahedyang inabot ng 44 na SAF troopers. Dahil ito sa paggamit ni Citizen Noy sa noon ay suspendidong PNP Chief Director General Alan Purisima para sa misyon ng PNP Special Action Forces laban sa kilabot na Malaysian terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan sa Mamasapanong Maguindanao noong 2015.
Sabit din sa kasong ito si Purisima at ang dating pinuno ng SAF na si Retired Chief Superintendent Getulio Napeñas. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Ito, kani-kanina lang po pumasok ang balitang ito. Ganap na eksakto, alas 8:20 ng umaga. Nagsimula ng magtaasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kung magkano ang naging paggalaw ng presyo ng mga bilihin, alamin natin yan sa report ni Florante Rosales. Ramdam na ng publiko ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila dahil sa train law. Sa programang Damdaming Bayan ni Cesar Chavez, sinabi ni DTI Assistant Secretary for Consumer Protection Ernesto Perez na matindi ang impact ng train law sa sweetened beverages kabilang ang soft drinks. Gate ni Asik Perez, may mga tauhang nagmomonitor daw ng presyo ng basic commodities at katiting lang umanong epekto ng dagdag na buwis dito. Katunayan na sa 4 centavos hanggang 11 centavos lang ang taas presyo sa basic commodities gaya ng canned goods, coffee, detergent at toilet soap, ang meatloaf, powdered milk at semento. Ang direktang epekto daw ng train ay ang distribution cost ng pangunahing bilihin. Kabilang na rito ang soft drinks at produktong petrolyo na papalo ng mula 2 pesos hanggang 6 pesos. Simula January 1 hanggang January 15, dapat daw hindi pa nagtaas ng presyo ang retailers dahil lumang stock anya ang kanilang ibinibentang produkto sa ngayon. Expected po talaga na tataas ang presyo ng ating mga soft drinks, sweetened beverages, kagaya na nabanggit kanina ng produkto, dahil ang impact nun, 6 pesos kagad ang increase ng excise tax per litro. Mm-hmm. So talaga expected na ating mga mamamayan na talagang tataas ang presyo ng soft drinks. Base sa monitoring ng DZRH reporters, tumaas naman ang piso kada kilo ang presyo ng mga commercial rice, pero walang pagbabago sa NFA rice sa kamuning public market. Tugma naman sa suggested retail price ng DTI sa ilalim ng train law ang presyo ng basic commodities sa Marikina public market. Sa Bonifacio market, tumaas ng piso ang presyo ng burger loaf, habang sa Cesno ay tumaas ng 1 peso and 80 centavos kada isa. Habang inaasahan naman ang pagtaas ng presyo ng mga dilata sa Pebrero, tumaas ng 50 hanggang 60 pesos kada kilo ang isdang yellowfin. Ang tanige ay tumaas ng 30 pesos per kilo, habang ang tilapia at bangus ay hindi nagbago ng presyo. Pinawi ni Asik Perez ang pangamba ng publiko. Nakatutok daw ang DTI sa mga presyo ng bilihin. At kung may reklamo sa mga abusado negosyante, report lang ito sa kanilang website na dti.gov.ph. Para sa DZRH Network News, Florante Rosales naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, alamin naman natin ang update hinggil sa demanda na isinampa laban kay dating Pangulong Ninoy Aquino. Nabasahan na ba ng demanda si Citizen Noy? Alamin natin yan live sa linya ng telepono. Makakasama natin si Val Gonzalez. Val, ano latest? Denise, alauna imedya ngayong hapon ay nakatakdari dito sa Santigan Bayan. Denise, alauna imedya ngayong hapon ay nakatakdari dito sa Santigan Bayan ang arraignment sa kasong Graff at usurpation of official function laban kay dating Pangulong Binigno Aquino III. Ito ay may kinalaman pa rin sa pagkakasangkot ng dating Pangulo sa kontrobersyal na mamasapano incident na ikinamatay ng 44 na PMP Special Action Force noong 2015. Batay sa court calendar, dito sa 4th Division ng Santigan Bayan, isasagawa ang pagpasa ng sakdal dahil ilipat na ang kaso mula sa 3rd Division sa layuning pagsamasamahin na lang ang magkakahalintulad ng mga kaso na naisampa laban sa iba pang mga akusado. Co-accused ni Aquino, sina dating PMP Chief Director General Alan Purisima at dating PMP Special Action Force Director Getulio Napeñas. Si dating General Purisima ay nabasahan na lang sa sakdal noong Pebrero ng nakalipas na taon at una nang naghain ng not guilty plea. Kung matutuloy ngayong hapon, ay makakasama ng dating Pangulo na humarap sa arraignment si ex-General Napeñas na hindi pa nababasa ng sakdal, bagamat sabay sila ni Purisima na sinampahan ng ombudsman ng kahalintulad na kaso noong December 2016, halos isang taon matapos ang madugong insidente. Sa ngayon ay ayaw pang magbigay ng direktang kasagutan ng 4th Division kung matutuloy ang pagbasa ng sakdal kay ex-President Aquino dahil nakapaghain ito ng motion to quash
na naglalayong ipabasura sa korte ang kaso laban sa kanya. Batay sa rules of proceedings, kailangan munang resolbahin ng korte ang lahat ng nakabimbing mga mosyon bago basahin ng sagdalang isang akusado. Ngayong araw din ito, nagkatagtang dinggin ang mosyon ng Company Aquino. Ang kaso laban kay Aquino ay nag-ugat matapos payagan ng dating Pangulo. Ang noon ay suspindidong si Purisima na pamunuan ng operasyon laban kay Malaysian terrorist Zulkifli Pinhir alias Marwan at Filipino bombmaker na si Abdul Basit Osman na nagresulta sa pagkamatay ng 44 na subcommandos. Nakapaglagak na rin ng piyansang 40,000 si Aquino noong November 10, 2017 bago pa makapagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya. Makasaysayan, Dennis, ang arraignment na ito laban kay ex-president Inigno Noynoy Aquino III dahil ito ang kauna-unahang kaso na naisampa sa korte laban sa kanya matapos ang kanyang panunungkulan noong 2016. Para sa DZRH okay, Val, Network News. Val? Okay, Val, tanong yes, lang. Ngayon, kung sakali lang na matutuloy yung pagbasa ng demanda kay Pangulong Aquino, wala bang mga nagtitipon-tipon dyan ng mga kababayan natin, mga pamilya, asawa o anak ng sa 44? Wala pang ganun, Dennis, dahil ngayon ay alas 12 lamang. Oh. Pero kung matatandaan mo, Dennis, noong November 10, 2017, nung nakalipas na taon ng maglagak ng piyansa itong si dating Pangulong Noynoy Aquino, kasama niya yung kanyang dalawang mga kapatid na sina Balsi at yung isa pa kabilang din dun sa kanyang mga nakasama ay ang matataas opisyal ng Liberal Party kabilang na sina LP President at sina Senate President Franklin Drilon at iba pang mga matataas na opisyal ng Liberal Party bilang pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo. Okay. Kung sakasakaling basahan ng kaso, mga anong oras kaya yun, Val? Walang sinabing oras? No. Alauna, imedya, Dennis, batay sa record ng korte, ay nakatakdang basahan ng sakdal ang dating Pangulo. Pero ang isa sa inaantabayanan natin dito, Dennis, ay kung matutuloy dahil kailangan resolbahin ng korte yung mga mosyon na isinampa kabilang na yung mosyon na isinampa nitong si dating Pangulo nito lamang January 4 na naglalayong ipabasura ang kasong isinampa laban sa kanya. Okay. Para sa DZRH Network News, wala rito sa tanggapan ng Santigan Bayan sa Quezon City. Val Gonzalez naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live mula dyan sa Quezon City, si Val Gonzalez. Maraming salamat, Val. Sa Mandala, para naman sa ating balitang showbiz, post ni Jody Santa Maria noong Webes daw po sa kanyang Instagram account, viral ngayon sa internet. Kung ano ang viral post na ito, alamin natin sa report ni Rocky. Pinatunayan ni Jody Santa Maria na kayang pagsabayin ang pag-aartista at pag-aaral with flying colors pa. Ito'y matapos na makapasok ang aktres sa Dean's List ng Southville International School and Colleges. Sa kanyang Instagram post, buong pagmamalaking ipinakita na aktres ang kanyang Dean's List certificate mula sa nasabing eskwelahan. Sa kanyang caption, sinabi nito na ang mga blessing ay dumarating sa kahit na anumang anyo at sa kanya umano ay dumating ito sa pamamagitan ng isang recognition certificate. Ngunit aminado ang 35-anyos na aktres na hindi naging madali ang pagsabayin niya ang kanyang pag-aartista at pag-aaral kung saan habang nagtitaping umano siya ng kanyang upcoming show ay kailangan niya mag-stay na hanggang hating gabi para lamang magbasa ng libro. Sinaypa ni Jody na sana ay maging inspirasyon sa iba ang ginagawa niya na magpatuloy at huwag ihinto sa pag-aaral kung saan hindi umano madali ngunit mainam umano ang natututo. Si Jody ay nagsimulang bumalik na eskwelahan noong June 6, 2017 kung saan kasalukuyan siyang kumukuha ng kursong psychology. Samantala, hindi lamang si Jody Santa Maria ang artista na nag-aaral ngayon dahil maging itong si Bianca King ay nakapagtapos ng kanyang kurso sa kolehiyo na of course with flying colors din. Para sa DZRH Network News, Rocky naglilingkod sa pagbabalita. Sa mga OFW dyan. Samantala, ito para sa mga problemado dyan dahil
halos hindi makapag-set ng schedule sa Department of Foreign Affairs. Nako, pagdadaan na ko siya, napakahaba ng pila para sa pagkuha ng kanila mga pasaporte. Nako, meron daw po mga travel agency na nagbebenta ng slot o free schedule. Kung paano nangyari ang katiwalian ito, alamin natin sa report live mula sa telepono si Sherwin Bata Alfaro. Sherwin? Denise, hindi inaalis ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang mga posibilidad na may sindikato na nasa likod ng pagkuha ng appointment para sa passport application and renewal sa application system ng DFA. Gayun man, nilinaw ni Cayetano na imposible mapasok pa ng mga organisadong sindikato ang online appointment system dahil sumasailalim sa extensive na verification ang bawat pangalan ng mga aplikante na nag-a-apply online. Kukit ayon kay Cayetano, kung may pagkakataon na maiharap ng publiko sa kanilang ahensya ang mga ebidensya na may mga nagbayad ng 5,000 o higit pa para makapag-appoint o makakuha ng appointment sa DFA, ay hinamo nila ang mga ito ng lumantad at kanila nga habulin yung mga individual, ito yung mapatauhan man ng DFA o privado individual para mapanabot ito nga sa kanilang sistema. Dennis? Oo, sige. Sherwin, kasi ang lumalabas sa balita, talagang hindi na nagbibigay ng slots para dito sa mga travel agency. Yung minsan, tama yung sinabi mo, yung chismis mula 2,000 hanggang 5,000. So ngayon, binabalaan natin yung mga kababayan natin, bawal na ba talaga sa mga travel agency na magbenta ng slot? Oo, Denise, yun ang nilinaw ni Secretary Alan Peter Cayetano na hindi maaari na kailanman na makakuha ng slot o yung bultuhan na mga slots ang travel agency. So kaya ang tawa nila ito, may 6 buwan na ang nakalilipas simula nung sila ay maupo sa puwerto. At maging yung mga pribileyo ng mga empleyado ng DFA ay inalis din nila dahil dati ng mga nagdaang administrasyon ay maaaring makapag-endorse yung mga empleyado ng DFA ng kanilang mga kamag-anakan o di kaya ay kanilang mga kaibigan para makakuha ng appointment slot dito nga sa DFA. Kongkreta ngayon sa sistemang ito na sinasabi ni Alan Peter Cayetano ay yung itong verification na yung online application mas inorganize nila ngayon at dun sa mga naghahanap pa po ng mga slot mula po ngayong Enero hanggang sa darating na buwan ng Marso bukas po at nagdagdag sila ng 4,000 pang mga slots sa iba't ibang 28 mga regional consular offices at magdadagdag pa ng 9 na consular offices ang DFA para ma-accommodate yung mga pangangailangan na ito ng ating kababayan. At bukod dito, magdalaan pa ng mga paraan ng on wheel o yung passport on wheel application sa lahat ng mga aplikante sa iba't ibang mga lungsod at mga lugar sa buong Pilipinas para nga ma-accommodate itong may 6,000 na aplikante na dumadagdag kada taon sa bilang ng mga nag-a-apply ng pa silang backlog na maabot ng 1,000,000 na mga aplikante na ipoproseso na yun yung naging problema. Although nakadagdag din sa problema ng DFA, ito sana nga pagbubukas dapat ng online payment application dito nga sa online verification system nila na dapat itong pagpasok ng Enero at Tres magiging online na yung pagbabayad para ma-double check at ma-verifika ng maigi ng DFA na itong mga nag-a-apply o mga pumapasok sa kanilang sistema, mga willing at talaga magpupunta sa kanilang appointment date. Dahil nga, hindi naman sila maaaring magbukas din ng mas marami pang opportunities o window doon sa kanilang calendar system para nga i-accommodate itong mga tao. At yung iba naman, hindi dumadating doon sa kanilang appointment date. Kung kaya, ngayon, mas magiging maayos sa proseso. Subalit, hindi umabot itong January 3, yung pabubukas ng online na payment. Kung kaya, mga posibleng Abril hanggang sa mga darating na buwan ng Nobyembre, Disyembre, mabubuksan na itong online payment na kung tawagin nga sa ilalim ng online na appointment para makapagbayad na ng direkta yung mga kababayan natin. Isa pa nga dapat parang i-introduce din ng DFA ngayon taon ay yung personal biometric na hindi na kailangan no appearance na yung pag-apply dapat ng passport dahil kukuha ka lang ng iyong selfie at yung magbabayad ka lang online yung application at yung biometrics mo ay nando naman sa kanila. So balit batay doon sa mga pag-iimbestigang ginawa ni Secretary Alan Peter Cayetano, yung mga nagdaang file ng mga dati pang nag-apply ng kanilang mga pasaporte noong nagdaang administration itong sa ilalim ng ako services, nawala at Okay, nawala sa linya si Sherwin. Oo.
Sige. Okay naman na kasi nasabi na ni Sherwin lahat yung patungkol dyan sa balita na yan. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro. Sa pagbabalik ng DZRH Network News, panguhuyog ng grupo ng kalalakihan sa dalawang lalaki sa lugawan, huli sa CCTV. Foreign direct investment sa bansa, lalo pang lumakas. Pagka-addict sa cellphone, pwedeng magresulta sa pagka-obese ayon sa Kent State University. 111 store sa Amerika, ni-raid. Chef Candayona may inamin sa tunay na relasyon nila ni Maine Mendoza. Mga detalye sa pagbabalik ng DZRH Network News. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. Tuloy ang mga balita sa DZRH Network News. Ito, para sa mga nasasangkot sa away dyan, kung alam nyo na grupo ang inyong kinakalaban, ay huwag nyo nang labanan pa. Para hindi matulad sa sinapit ng dalawang lalaking ito na kinuyog ng mga mayayabang na grupo ng mga kalalakihan sa isang, saan? Lugawan. Kung sino ang nagsimula ng gulo, panoorin natin sa trending report ni Victor De Guzman. Bugbog sarado ang dalawang lalaki sa isang lugawan matapos itong makatapat ng isang grupo ng mayayabang na kalalakihan. Sa simula pa lang ng video, makikita na agad ang yabang ng grupo na pinangungunahan ng nakasando na lalaki. Hindi ito pinansin ng dalawang lalaki at nagpatuloy lang sila sa kanilang pagkain. Ayon sa nagsasalita sa video, siguro daw ay nakakarinig na sila ng ingay o kaya ay pinaparinggan na sila ng grupo kaya mapapansin sa video ang kanilang pagtingin sa kanilang likod kung nasaan ang grupo ng mga lalaki. Ilang segundo lang ang lumipas, makikita na ang pagsenyas ng lalaking nakasuot ng itim na damit na may stripes na kulay yellow sa balikat sa kanyang kasamahan para umusod ito ng kanyang upuan. Matapos siyang lumipat ng upuan, dito na nagsimulang magsitahan ang dalawang panig. Sa simula ay nakangiti pa hanggang sa nagkasagutan at nagkasigawa na. Tumayo na ang nakaitim at naghamon na ng away sa kausap nitong nakakulay asul. Hindi nagpatalo ang lalaking nakaasul at tumayo din ito. Makikita sa kamay ng nakaitim na lalaki na nagulat ito dahil malaki pala ang kanyang niyayabangan. Sinapak na ang lalaking nakaasul at nang makaanggulo ang lahat ng kalalakihan, dito na sila pinagbubugbog ng lahat ng mga ito. Ang isa ay nanghampas pa ng bote ng beer, nambato pa ng tatlong plato, at sa huli ay inulit muling hambalusin ng bote ng beer ang dalawang kalalakihan. Hindi na nakita pa ang itsura ng dalawang lalaki sa CCTV, ngunit malinaw na sila ay bugbog sarado sa grupo ng mga kalalakihan. Ayon naman sa mga netizen, huwag na magsimula ng away, lalo na kung alam niyong kayo rin ang madidisgrasya. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, nagdidingkod sa pagbabalita. Ito, para sa mga nagtatanong dyan kung ano na nga bang estado ng ating ekonomiya, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nananatiling maganda ang pasok ng foreign direct investment sa bansa. Sa isang o na isang senyales na maganda pa rin ang takbo ng ating ekonomiya. Kung gaano kataas ang net inflows ng foreign direct investment na naitala ng BSP, alamin na natin sa Good News Report ni Vien Dacles. Ikinagalak ng Malacañang ang paglakas ng foreign direct investment sa bansa noong Oktubre ng nakalipas na taon. Ginawa ng palasyo ang reaksyon matapos iulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na tumaas ng halos 200% ang net inflows ng FDI sa huling bahagi ng 2017.
ayon sa BSP na itala sa $2.02 billion ang pumasok na foreign investment sa Pilipinas noong Oktubre na 200% mataas kumpara sa $670 million sa kaparehong sitwasyon noong 2016. Ipinahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang paghataw ng FTI ay resulta ng malakas na macroeconomic fundamentals at positibong pagtaya ng investment community sa kabuhayan ng bansa. At yan ang ating good news para sa DZRH Network News, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po, familiar ba kayo sa car waxing? Bakit nga ba mahalaga ang pagpapa-car wax ng mga sasakyan? At ano nga ba ang benepisyong naidudulot nito sa iyong kotse? Alamin natin yan sa Biyahe Ready Report na ito. Makinang at madulas, ganito natin gustong nakikita ang ating sasakyan. And obviously, para ma-achieve ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng wax para sa sasakyan. Pero alam nyo ba na hindi lang pala sa aesthetic aspect nagagamit ang car wax? Marami pala itong maitutulong para maging laging biyahe ready ang inyong sasakyan. Ayon sa online site na Dr. Beasley's, isang detailing prescription website para sa mga car enthusiasts, sinasabi na ang car wax, aside from making our car shiny, nakakatulong rin pala ito upang mapanatiling airborne, contaminants-free ang inyong tsikot habang na-expose kasi ang sasakyan sa kalsada o kahit ito pa ay nakaparada lang sa open area. Maraming contaminants tulad ng mga insekto, acidic rain, and even dusts can ruin the body of your car. Na kapag lumala ay tanging repainting na lamang ang maaari makasalba sa inyong sasakyan. Na alam naman nating napakamahal talaga. Bukod dito, makakatulong rin ang wax upang mabilis na malinis ang inyong sasakyan without putting too much effort na ma-achieve ang kagwapuhan ng inyong tsikot. This will also keep the body of your car smooth, na malaki ang maitutulong upang maiwasang magkaroon ng friction between your car at ang malilit na bato at iba pang mga harmful particles na sumasalubong sa inyong sasakyan as you hit the road. And lastly, bagamat hindi nagtatagal ng car wax ang mga gasgas ng iyong tsikot, maaari naman itong makatulong sa pagtatapon ng mga ito upang maiwasang lumala at magsimula ang kalawang sa katawan ng sasakyan. Isa lamang ang car waxing sa pagpapanatiling maayos at laging biyahe ready ang iyong sasakyan. At para maging biyahe ready all the time, dapat laging bitbit ang inyong biyahe ready kit. Ito para sa mga mahilig kumuha ng mga picture o video. Bagamat bawat isa ay may kalayaang kumuha ng larawan at video, meron pong hangganan ng kalayaang ito. At kapag inabuso ay maaaring maging paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Kung ano nakasaad sa batas na ito at kung ano ang kaibahan ng photo at video voyeurism. Alamin natin yan sa Legal Minds Report ni Mavel Aribe. Nilinaw ni Department of Transportation Assistant Secretary Attorney Mark Tolentino ang legal definition ng video at photo voyeurism. Ayon kay Attorney Mark, sa ilalim ng photo voyeurism ay may parusa lang kung ang ikinalat o kinuhaan ng litrato ay private part ng babae at kapag video voyeurism naman ay kung gumagawa ng sexual activity. Pag-usapan natin video voyeurism. Okay, actually dalawa yan. May tinatawag na photo and video voyeurism. May mga elemento yan para yung isang tao maging liable ng photo or video voyeurism. Ano yan? Una, malalim, taking photo, no, taking pictures or video. Pictures or video of a person doing any sexual activity or similar act. May naalala ko niya. So it means the mere fact of taking picture or video, yung isang tao or group of person doing sexual activity without the consent of that person is already a crime. Ang tawag dyan is photo or video voyeurism. Pangalawa, taking or capturing an image of a person sa kanyang private part
sa likuran, sa puwetan, or breast part ng babae, hindi sa lalaki. Pag lalaki, hindi yan isama. Breast part ng babae. Private areas. Photo, voyeurism yun. But may pagkakaiba. Pag sexual activity, picture, or video. Okay. Diba? Sexual, ha? Sexual activity. Mm-hmm. But kung private part, picture lang. O ito, para sa mga dual citizen na dyan o yung mga tinatawag na senior citizen, lalo na yung mga madalas nang magkasakit, meron nga bang tulong na inilaan ng pamahalaan para sa mga senior citizen para sa kanilang mga gastusing pang-medikal? Paano nga ba ma-avail ito? Alamin natin sa Experts Opinion Report na ito. Natural na sa ating mga mahal na senior citizen o basta tayo'y nagkakaedad ang pagtanda at paghina rin ng ating katawan. Resulta nito, ang pangangailangan natin ng enough financial support para sa mga medical expenses natin. Pero paano kung kapos tayo sa aspetong ito? Alam niyo bang may solusyon pala dito na sadyang binuo para sa mga senior citizens? Alamin natin yan mismo mula sa eksperto si Mr. Senior Citizen, Attorney Romulo Makalintal, isang senior citizens rights advocate. Alam po ba ninyo na tayong lahat ay sakop na ng PhilHealth kahit hindi tayo nagpalista o miyembro nito? Ito po ay sa dahilang sa ilalim ng batas, ang lahat ng mga senior citizens ay otomatiko ng rehistradong miyembro ng PhilHealth na makakatanggap ng PhilHealth discounts katulad din ng regular members ng PhilHealth. Bagamat mas mabuting kumuha kayo ng PhilHealth cards sa tanggapan nito, kahit wala pa itong PhilHealth cards ay magagamit ninyo ang anumang government-issued IDs tulad ng driver's license, passport, SSS at GSIS cards, voter's ID na nagsasaad ng inyong pangalan at birthday. Kaya tandaan, sa sandaling kayo ay ma-hospital, kagad sabihin na kayo ay senior citizen upang mabigyan kayo ng PhilHealth discount at ng 20% senior citizens discount. Eto, para sa mga mahilig gumamit ng scooter, swak na swak sa inyo ang highly recommended report na ito, isang uri ng scooter na madali nang gamitin. Handi pa kung ano ang tawag sa kakaibang scooter na ito. Alamin na natin sa highly recommended report ni Vian Douglas. Are you an environmentalist? Malaki ang may tutulong mo kung ang air bike ang gagamitin mong means of transportation. Ito ang Ally 5 V2. Ang kauna-unahang carbon fiber electric scooter sa buong mundo. Mas matibay ito ng 5 beses kaysa sa bakal, ngunit napakagaan ang structure nito. Hindi rin ito basta-basta masisira dahil kaya nitong mag-stand sa anumang klase ng daan. Ito'y dahil meron itong powerful high torque motor na may FOC motor control system. Maaari rin itong dalhin papasok ng opisina kung hindi ganun kalayo ang iyong pinapasukan. Hindi mo rin kailangang problemahin ang pagpapark nito dahil foldable ito at maaaring bitbitin papasok ng opisina at maaaring ilagay kahit na sa ilalim lamang ng iyong table. Meron din itong manual rear brake para sa mas madaling paghinto at higit sa lahat, less ang maintenance nito. Okay, babala po ito sa mga taong madalas gumamit ng cellphone dyan. Nako, lalo na sa mga gustong magpapayat. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, ang madalas na palang paggamit ng cellphone ay maaaring magresulta sa pagka-obese ayon sa Kent State University. Kung paano nagdudulot ng obesity ang paggamit ng cellphone, alamin natin sa Experts Opinion Report na ito. Babala sa mga hindi makabitaw sa inyong mga cellphone at maghapong nagdududot-dot. Nako, bawas-bawasan mo na yan. Dahil alam mo ba, ang pagkaka-addict sa cellphone ay may negatibong epekto sa kalusugan? Batay sa pag-aaral ng Kent State University, ang sobrang paggamit ng cellphone ay nagiging sanhi ng pagpapabaya sa kalusugan, kaya dumarami ang mga taong obese ayon sa mga researchers ng universidad. Dahil mas nakatutok ang marami sa cellphone, ay tinatamad na itong kumulong
kumilos at mas mabilis pang magutom. Kaya ang tendency ay kumain ng kumain na pwedeng magdulot ng pagka-obese. Sa pag-aaral naman ng neuroradiology expert na si Dr. Yung Suk Seo, lumilitaw na ang mga internet-addicted teenagers ay nagkakaroon ng chemical imbalance sa kanilang brain. Kaya nakakaranas ang mga ito ng anxiety at depression. Ang nasabing chemical imbalance ay inihalin tulad ni Dr. Yung sa pagiging adik sa alkohol at iba pang bisyo. Nilusob ng mga otoridad ng immigration sa Amerika ang nasa 111 stores sa buong bansa at pinagdadampot ang mga hindi otorisadong trabahador nito. Umabot sa 21 katao ang naaresto ng Immigration and Customs Enforcement sa serye ng raid sa 17 estado mula sa California hanggang sa Florida. Ayon sa ICE, isa itong mensahe sa bawat negosyong magpupumilit na mag-hire ng mga tauhang walang maayos na dokumento. Matatanda ang isa sa mga prioridad ng administrasyon ni US President Donald Trump ay linisin ang bansa mula sa illegal immigration. Samantala, arestado ang isang 15 taon ng nagtatagong Japanese Yakuza boss matapos mag-viral ang tattoo nito sa Facebook. Ayon sa report, isang inosenteng lokal ng Thailand ang kumuha ng litrato ng tattoo ng 74 years old na si Shigeharu Shirai at ipinost sa Facebook. Dito na tinimbrehan ng gobyerno ng Japan ang Thailand Police dahilan para mahuli sa bansa ang notorious na gang leader na inakusahan ng pagpatay sa isang miyembro ng karibal na grupo noong 2003. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si Chef Cadayona sa walang tigil na paglilink sa kanilang dalawa ni Main Mendoza, kung saan marami ang nangiintriga na may relasyon silang dalawa ng phenomenal star. Sa balitang nag-break na silang dalawa ni Main dahil pumasok na sa eksena si Jake Ejercito, sinabi ni Chef na hindi sila nag-break ni Main dahil kahit kailan ay hindi naman naging sila. Natatawang sinabi ni Chef na walang nangyaring relasyon sa kanila ni Main at iyon umano ang gusto niyang linawin bagamat nananatili umano magkaibigan sila ng dalaga. Kasabay na nilinaw ni Chef ang balitang pumupunta siya o pumupunta si May sa bahay nila dahil wala umanong katotohanan ang nasabing balita. Samantala, hindi naman aware si Chef kaugnay sa open letter ni May na siyang dahilan kung kaya't nagbakasyon ito sa Itbulaga ng isang buwan. Kung matatandaan, hindi mamatay-matay ang issue kina Chef at Main kung saan may mga lumabas na picture pa noon na di umano ay pumunta itong si Main sa bahay ng aktor. Para sa DZRH Network News, Rocky naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, alamin na natin ang aasahan nating lagay ng panahon. Patuloy ang maaliwalas at magandang panahon sa malaking bahagi ng bansa. At nararanasan din ang may kakaibang temperatura sa madaling araw. Oh, malamig. Magpapatuloy kaya ang nararanasan nating magandang panahon hanggang sa katapusan ng buwang ito? Ating alamin ang latest weather situation sa buong kapulungan straight from Panahon TV. Atin sa atin yan ni Eunice Suntayas. Eunice? Thank God it's Friday. Mas maaliwalas na panahon ang nararanasan natin dito sa malaking bahagi ng Metro Manila. Pero alamin natin yung mga weather systems na umiira dito sa ating bansa base sa forecast ng PAGASA. Paghandaan pa rin ng mga pag-ulan ang patuloy na dadalhin ng tail end of a cold front na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Kaya naman asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas at sa probinsya ng Quezon. Samantala, dahil patuloy pa rin umiiral ang hangin amihan sa Hilaga at gitnang Luzon, mararanasan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at probinsya ng Aurora. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng gitnang Luzon at dito sa Calabarzon, bahagyang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan lamang. Dito naman sa Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas at Mimaropa, good news dahil mararanasan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ngunit maging handa dahil may mga tsansa nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pakulog sa hapon o kaya naman ay sa gabi.
Dahil sa hanging amihan at tail end of a cold front, nakakaranas ng maulang panahon ang malaking bahagi ng Luzon. Pero alamin naman natin dito sa mga ibang bahagi ng Pilipinas ang agwat ng temperatura at lagay ng panahon. Dahil sa hanging amihan, ito'y magdudulot ng mga mahihinang pag-ulan dito sa bahagi ng Tuguegarao, pati na rin sa Baguio City. Sa Baguio, ang temperatura mababa, ito'y nasa pagitan ng 14 hanggang sa 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, asahang magpapakita si Haring Araw, ngunit maging handa pa rin dahil may mga tsansa nito mga pulupulong pag-ulan. At dahil sa maulang panahon, ang temperatura ay medyo mababa, ito'y nasa pagitan ng 24 hanggang sa 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas, dito sa Tacloban City, maging handa dahil asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at pagkidlat pagulog. Pero good news dito sa bahagi ng Iloilo, Bacolod, pati na rin sa Cebu, magpapakita naman si Haring Araw. Yun nga lang sa hapon o sa gabi may mga chances of isolated rain showers or thunderstorms. Ang agwat ng temperatura asahan sa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Papabor naman sa mga mamamasyal, dito sa Davao City ang pangkalahatang maliwalas na panahon. Ngunit i-ready pa rin ang payong dahil sa hapon o sa gabi, may mga tsansa nito mga pulupulong pagulan o pagkidlat at pagkulog. Maganda din naman ang lagay ng panahon dito sa Zamboanga City. Ngunit huwag na huwag kakalimutan ang payong dun sa mga chances of isolated rain showers or thunderstorms. Mararanasan din dito ang mainit at maalisang ang panahon dahil papalo sa 34 degrees Celsius ang temperatura. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Santayas, mag-ingat po kayo at magandang araw. At yan ang kabuuan ng isang oras ng mainit natin mga balita, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo, round the clock, sa ngalan ng buo ng DZRH Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Sa Lunes, live on air and online. Alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang balitan dito lamang sa DZRH Network News. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News.